Kumusta mga kadrama, mga dramanatics? Kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para sa aking mga uploads. Patuloy sa pagpuproduce ng mga bagong show ang Net25 para sa Pilipinong manonood. Kailan lang ay umere ang Unlad, Kaagapay sa Hanap Buhay, hosted by Robin Padilla, na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa aspetong pangkabuhayan. Ang sumunod dito ay ang programang Happy Time na isang noontime show upang bigyan ng ibang putahe ang mga manonood. Hindi naman naging bigo ang Eagle Broadcasting Corporation dahil naging mainit ang pagtanggap ng manonood sa bagong noontime show na Happy Time, kung saan kasama na nagpapasaya si Najano Gibbs, Angeliana at KitKat. Sinundan pa ito ng isa pang bagong programa na isang musical situational comedy o isang sitcom na ang pamagat ay Kesaya Saya. At kuhang-kuha nito ang panlasa ng masa. Nakaaliw ang nasabing comedy show na sinangkapan ng awitan. Punong-puno ng bigating artista at singer ang cast ng programang Kesaya Saya. Kasama rito ang Asia's Queen of Song na si Miss Pilita Corrales. Kasama rin sina Darius Razon, Elba Vivar na mga tanyag na mga awit noong kanilang panahon. Idinagdag pa rito ang tambala ni Nabina Morales at Robin Padilla. At kasama rin ang iba't ibang impersonator na dinagdag sa barkada. Sumasalamin sa mga pangkaraniwang nangyayari sa buhay ng isang Pinoy ang tema ng Kesaya Saya. Ipinakita ang buhay ng isang OFW na malayo sa mga mahal sa buhay. Maging ang pangkaraniwang nagaganap sa isang barangay at ang kanilang barangay ay tinawag na Barangay Agila. Sa pilot episode ng programang Kesaya Saya, ang naging paksa ng palabas ay tungkol sa nangyayaring scam sa pagbili ng face shield. Naging biktima ang karakter ni Pilita Corrales ng isang scammer. Dahil sa paghahangad niya ng malaking kita, ay agad siyang kumagat sa alok na pagbili ng mga face shield na sa dakong huli ay maloloko lang pala siya. Ang mensaheng ipinakita sa palabas na Kesaya Saya ay huwag tayong basta magtitiwala at maniniwala sa isang taong naging katransaksyon lamang natin online. Mas mabuti na yung nag-iingat kaysa maloko at magsisi sa huli. Natapos ang musical sitcom na may hatid na saya dahil sa musikang isinisingit sa bawat eksena. Naipahatid din ito ng malinaw sa manonood ang mensahe na dapat iparating. Sa huling bahagi ng palabas ay nakipag-video chat ang karakter ni Bina Morales kay Robin Padilla na nasa ibang bansa. Pinaihiwatig ng eksena na dapat abangan ang mga susunod na episode ng nasabing programa. Bata pa ako ay mahilig na sa panunood ng mga palabas sa telebisyon, particular ang sitcom o situational comedy. At ilan sa mga pinapanood ko at kinagigiliwan ko noon ay ang palabas na Jan and Marcia, Duplex, School Bukol, abangan ng susunod na kabanata at Home Along Dariles. Masasabi kong hindi nalalayo ang Kesaya Saya sa nabanggit kong programa. Ang pagkakaiba nga lang, sinangkapan ito ng musika. Kaya para sa akin, 4 star ang ibibigay ko sa programang Kesaya Saya. Ibig sabihin, mas mapapaganda pa nila ito sa mga susunod pang episode. Kaya binabati ko ang EBC o Eagle Broadcasting Corporation para sa show na Kesaya Saya dahil alam kong tatangkilikin ito ng masang manonood. Kaya huwag kalilimutan pagsapit ng linggo, ganap na alas 6:30, ngumiti at tumawa sa Kesaya Saya.